Hello guys, kumusta po kayong lahat? Ito po, mayroon ako ditong, ito durian, papaya, tapos saging na saba. Ay, iluluto ko pa siya na ano, bahala na kung hot cake o ano, basta pag-iisip ako. Panoorin nyo na lang po kung ano pang kainat na maluluto ko po dito. Abangan nyo po guys. Ito guys, so nabiya ko na yung durian. Ayan. Da, ingat lang po sa pag bibiya kasi matalim po ito. Ayan o. Masakit makatinik. Ayan. Iluluto ko siya. Abangan po ninyo. Ayan, ito po yung durian. Ayan. 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 Tatawa-tawa ka, tsaka-tsaka kamay. Ganyan lang siya. Tikman ko nga yung durian ng fresh. Masarap. Oh. Tamis. Tamis pala ng durian na ano, Fred. Kasi dati nag, ano ako nito, hindi ko pinahin ng ganito, hindi nga ako salad. Hindi na kami. Pero pala, oh. Mm. Ang bango niya. Ba't yung durian na nabili ko noon, mabumawa ko ang amoy, ba't ito mabango? Galing po ng Davao to, ibinigay sa akin ng kapatid ko. Ay, galing po na sa, para mong bigay ng pizza namin, o, binili niya. Sa iluluto ko po ito kung anong magagawa kong luto. Ito na guys yung dinalata kong saging, na hinok, durian, saka yung papaya. I-slice ko na lang po siya para titignan ko kung may luto ko dito. Nalilit lang po pagka-slice. Yan, ito na po. Durian, saging, saka papaya. I-slice ko na. Pag-isipan ko kung anong iluluto ko. Abangan nyo lang po guys. Experiment lang po. Ito po, lalagyan ko siya ng harina. Mix na harina na may cornstarch. Hey guys. Ito na po yung harina na pinitay ko, lalagyan ko na rito. Tapos lagyan ko siya ng kopi kasi. Ay, so. Tapos sa rin natin yung ito. Hindi ko na siya lalagyan ng asukal guys kasi matamis na yung saging, matamis na yung durian, matamis na yung papaya. Kaya hindi ko na siya lalagyan ng asukal. Pero kung gusto niyo pong matamis, pwede niyo pong lagyan ng asukal. Ako po kasi hindi ako nang lalagyan ng ano kasi matamis na. Bawal po sa Mr. Kusol kang matamis. Pero ito po. Ito na lang. Ayan. Ano na natin guys, sari. Bango. Bango ang durian. Yan ba ang bahinog na durian? Bango. Sarap na ang durya. Kinain na ilaw. Kinain na ilaw.
Simple lang po ito, guys. Tingnan niyo na po kung anong kalalabasan, kung ano po ang mailuluto po. Mamaya ko nalalagyan ng title pa mailuto po. Kasi in-experiment ko lang po ito eh. Lalagyan ko lang siya ng konting mantika, guys. Ito po yung mantika ng yung coconut, ano to, oil. Ginawa ko lang po itong coconut oil. Coconut oil. Konti lang po lalagyan ko para hindi siya lumikit. Konti lang po. Ayan din dito. Dalawa lang po ang dalawa lang po dito ng kutsara. Spoon. Tapos yung asin ko, okay lang. Yung depende naman po sa ano. Dami nung iluluto nyo, depende naman yun sa matika na ilalagyan nyo. Para lang siya hindi dumikit. Mabango? Mabango? Kasi mabango po yung ano, yung langis na nyo. Ako lang po ang nagluto nyo. Napapanood nyo po yan, paano ko pa niluto yan. Andiyan po, hindi po ako dyan. Pwede lagyan ng konting ano to. Lalagyan ko ng konting nilagyan ko siya ng 3 puno rito na baking powder. Hindi po kasi ang gumagamit ng yeast kasi bawal sa Mr. Kutera na baking powder niya. Makaya si Mr. Kema ingay. Ulam namin siya. Masali guys. Hindi siya ang ano. Dinuro ko po yung ano, yung tinapa. Sarap po nito, guys. Tinapa. May halo pong sibuyas, bawang, luya, kamatis, tapos suka. Ayan. Pang-stack po, pang-ulam-ulam. Pang-timpla-timpla sa ulam. Sarap po yung ulam to, guys. Ayan. Tapos ito naman, dito ko na nilagay sa lalagyan ng ice cream. Ito po yung dilis na pinirito ko. Masarap? Panguro emergency lang po. Pero nilagyan ko po ito ng konting asukal. Masarap siya. Matamis-tamis. Pang-almusal lang po. Pag may ano kami, may gulay, may ano, ito pang turutimpla namin po. Yan, di pa ako nawawala ng stock nito. Masarap siya, guys. Ayan. Yan na tayo. Dito na po nilagay ko na yung baking powder. Palipasin lang po natin ng mga ilang minuto. Tapos iluto na po natin. Yan, ito na siya, guys. Ito'y atin na pong iluluto. Yan. Mag-umpisa na tayo magluto, guys. Yan. Yan, may ito po yung kawali. Lagyan ko lang siya ng konting mantika para hindi dumikit ang iluluto ko. Yan. Yan, lagyan na po natin, guys. Ayan, konti-konti lang pang lagay natin para hindi magdikit-dikit. Maliit lang pang lutuan ko sa kawali lang. Sigurado masarap to, guys. Oh, di ba? Ahaha. Gusto niyo pong makaluto ng tinapa, hindi na kailangan ng oven. Pwede na po dyan. Ano ba, guys? Ito lang kayong oven. Nakakatikim tayo na masarap na tinapa eh. Oh, diba? Oh, guys. Nabaliktad na natin. Yan. Yan siya, guys. Oh.
Diba? Sarap tinapay na tinapay. Yung bango. Ito po tipid to sa ano? Sa gastos. Kasi yun lang ang ingredients niya. Wala siyang asukal. Kasi yung tamis ng prutas, yun ang pinakasukal niya. Kamal kasi ng asukal. Lo. Pero kung gusto niyo pong matamis, pwede niyo naman lagyan ng asukal na mas matamis. Pero sa akin po, ang tamis na po nito. Kaya yan lang po. Hindi ako naglagay ng asukal. Ayun guys, ito na po ang aking Pavadorian bread. Pan. Pavadorian bread. Yan. Sarili ko lang pong recipe ito. Yan. Naisipan ko lang pong iluto ito kasi meron kami saging, meron kami papaya, at may durian na binigay po sa akin, kapatid ko. Yan. Testingan natin guys. Ito muna. Yan o. Ayan. Ayan po, lutong-luto rin ang loob niya. Ang sarap ng lasa niya, guys. Sarap palang paghaluin itong tatlong prutas na ito. Harap. Try niyo po, guys, ito. Masarap. Gusto niyo nang medyo mas matamis, pwede niyo naman po lagyan na asukal. Ako hindi ko na panilagyan. Yan, sarap. Ano po siya? Hindi siya matigas. Malambot lang siya ng konti. Para siyang ano? Para pong ano? Parang cake. Na matigas ng konti sa cake. Pero tinapay po siya. Ayan. Sa kawali ko lang niluto kasi wala po akong oven eh. Ayan. Masarap pala siya guys. Harap ha. Maubos ko niya siya. Sarap. Ay ba? Sarap niya.